Hello, good morning, beautiful people from Paris, France. So, hi, Rose. Solid Marlita na ko, how are you? Ayan, medyo modulate. Ay, hindi, controlled lang yung ating boses ngayon. Hindi ako pwede magsigaw. Kasi, nandito ako sa daran! Ayan, nandito tayo ngayon, nag-breakfast. Aba, 1862. La Dorea. Ayan. Bahala na kayo magbigkas. Kamali pa ako eh. Ayan. So, dito tayo ngayon. And, pansin ko lang dito ha. Is this silver? Yung mga ano nila, yung mga, kahit mga simpleng restaurant, silver yung kanilang, mga ginagamit. Oh, Zorro. Mass of Zorro. Sarah and Ram. Kumusta mga itag? Okay, o di ba? Bumingo na naman tayo, okay? And also tumama na naman. Tama naman talaga kasi yung ating mga information ay kumbaga A1 'yon mga hitad. Okay, so, tingnan natin. All right. So, ayan, habang naghihintay ako ng ating okay, chocolate. Ay, nagkape na ako kanina pala. But again, nasa airport kami ngayon. Pupunta kami ng ibang bansa. Okay? Pupunta kami ng ibang bansa ulit. So, ngayon ay ilabas ng... Okay, tignan natin yung mga sinend sa akin na impormasyon. Habang talaga itong mga palangga ko, talagang updated si Maharlika. So, remember, sinabi ko sa inyo... Paulit-ulit kong binablog sa inyo patungkol kay Paul Soriano na jowa ni Tony Gonzaga. Nagsimula ang mga problema sa kanya, wala sila problema, nung siya ay what? Pinakikialaman nila ni Lisa ang tourism department doon sa mga logo na mga stock footage. Then yung pagsigaw-sigaw niya noon sa, I think, yung kay Vanessa Hudgens, yung pagwala niya, yung mga expose ko sa inyo na nag-mini-message niya yung mga bata, mga dalaga, dalaginding, na hindi pa siya makontento sa kanyang asawang buntis during that time. Ay nilalandi niya yung mga kabataan at sinabi ko rin sa inyo na isa sa magulang doon, kaibigan ni Kuting, nag-reach out kay... Marcos Jr. The cooking dad. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Okay, sige. Magpaka-French tayo ngayon. Okay. So, ano ba yung mga sinasabi ko sa inyo? Na tinanggal na siya sa pwesto niya na tinanggal na siya sa kanyang pwesto na presidential advisor on creative communication niya. Ayan, wow, that looks gorgeous. Love it. Okay, wow. Okay, ngayon ang palangga kasi sinaserve na ni Madam. Okay, natin. No, just that. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, merci beaucoup. All right. Okay, so marunong na rin ako. Oh. So, ay, ganda na in-order mo. Pakita ko lang in-order mo. In-order ni Hitad. Yun. Okay. Yeah, hindi pa tapos. Oh, wow. Look at that. That's gorgeous. Thank you. Thank you. Mm-hmm. So habang nagdadaldal ako, bidyuan mo muna kasi huwag ka maingay. Habang huwag ka muna maingay, may rin pa tayong tayo. Bidyuan mo. Don't talk. Tiyan mo. Bidyuan mo muna yung nagsasalta ako. Okay, sabi ni Nelson, sa Angelina, yes, pupunta din kami doon. Okay, andito kami, oh. Alright. So ngayon, bidyuan mo muna. Ngayon mo muna, sarili. So, in-expose ko yan sa inyo, mga kapabalangga, yung pangyayari na even si Marcos Jr. Nabwisit na kay Paul dahil sa sobrang kurap din manang-mana sa kanila, pare-pareho lang sila.
At matutuloy pa kaya yung pagpapatayo niya ng bahay ni Paul Soriano? Hindi matutuloy, tuloy, matatapos kaya o natapos na yung bahay? So kasi, okay, bigyan mo rin ako ha. So here's the headline, no? ABS-CBN. Paul Soriano out as palace advisor, says senator. Okay? Sabi ni Nelson Saul, ah, may email ka pa palangga. Nabidya mo na. Uy, nanday ng palangga kailan sa reel ko. Dali lang, lagay ko nito sa reel ko. Ang social naman ito. Eugenie, ito pala yung tinatanong niya na Eugenie, hindi ko maintindihan. Eugenie. Okay, wow. Okay. So, here's my order bago si Paul. Ito, Eugenie daw. Ay po. Chutok na yan. Ah, makaroon to, di ba? Ay, hindi, iba. So, ito nila, paano nila siniserve ang Bumingo na naman si Maharlika. Paano nila siniserve yung chocolate nila? Hmm, di ba? Ang lakas makasosyal, tapos nasa silver. Oh, ayan, oh. May extra pa. And also, I ordered this for myself. Oh, may orange juice. At meron ito. Okay? Pasaan. Oh, di ba? Sosyale ng mga itad. Okay, ano to? Ah, dyan na agad. Pakita ko nga to. Huwag ka maingay. Sandali lang. Nasira mo yung forma ko. Oh, tiga mo. Itlog. Mm-hmm. Oh, bidyan mo. Grabe, ang ganda ng pagkalsalansa ng itlog. Saan nakapatong itlog? Sa tin. Ang cute naman yan. Can I have one? Tapos ka na? Ah, ano yung order mo? What do you call that? Eggs Benedict. Ay, nilagyan mo na ng ano. So anyway, balik tayo mga palangga. Umayan na ako kakain. Mag-vlog muna tayo. Ngayon, chocolate pala to. Chocolate pala palangga. Pang dessert. So anyway, bibili tayo pag uwi natin. So anyway, ayun na nga, na lahat ng sinabi ko sa inyo, bingo na. So, di ba may nagsumbong nga na magulang kay Marcos Jr. na yung kanyang anak na babae ay hinaharas ni Paul Soriano sa text messages at niyayayang makipag-date sa kanya, you know, by using his power as a presidential advisor on creative communication. Then also, yung issue doon sa stock footage, di ba? Ang ginawa ni Kuting dyan, dahil ang dami na nagsusumbong, nasangkot na itong si Paul Soriano sa lahat ng mga anomalyan na ginagawa niya. So, nagpa-investigate si Kuting, yung mga kampo ni Kuting. I told you that already, mga palangga. At true enough, lahat ng mga pinagsasabi ko, totoo yun. Kaya nga, di ba, silently, antagal nilang i-announce na wala na si Paul Soriano sa Malacanang. You know why? Kasi ayaw nilang malaman ng taong bayan na totoo yung sinasabi ko sa inyo na galing mismo sa mga taong nasa likod ni Kuting at ni Lisa Smugs. Kasi ayaw malaman ni Lisa Ahas, Araneta Marcos, mga palangga, na ang isang Maharlika ay totoo nga pinagsasabi. Ilan na ba ang mga sinabi ko sa inyo? Yung sa DA Secretary, sinabi ko sa inyo yan. Okay, nakaklase niya sa Pulburon. Ngayon, di ba? So you stick here sa channel ko. So naalala ninyo, so matagal na. July, August, September, October, November. Imagine ninyo, di ba nung July wala si ano Paul Soriano sa ano? Sa State of the Nation address. Four months ago, sinabi ko na sa inyo, nakita niyo kung paano nila lokohin ng Pilipino? Tapos ang drama ni Tony Gonzaga at ni Paul Soriano nung mga post nila sa Instagram, kesyo, you know, bait-bait ni Paul kasi yung time niya, dinivote niya sa asawa niyang mga nganak o nanganak, ganun-ganun. So, again, ang nagpapakalat ng fake news ay sila, mga palangga. Kasi ayaw nilang sabihin sa taong bayan kung ano totoong nangyayari. Binababoy ang Pilipino. Buti na lang may Puting Ahas at may Maharlika at iba pang mga palangga na lumalaban at sinishare sa inyo ang mga pangyayari. 4 months ago ko pa sinabi na wala na si Paul sa eksena.
dahil nabullshit na rin si Kuting, naghahagal pa si babaeng ahas, si Lisa Ahas, to stay in, mastikan yung kanyang pamangkin. O, kumusta ka na ngayon, Paul? Napakayabang nyo kasi. Sinasabi mo na yung asawa mo most powerful sa lahat ng mga celebrity ngayon. O, di mukha na kayong, konti lang ko na, di mukha na kayong basura ngayon. Sabi ko sa inyo eh, pag nawala na yung power nyo, maging tae na lang kayo. Taing kadiri. Yes, si Lisa, ganun din. Si Kuting, ganun din. Just leave it that way. Yeah, no, no, don't worry about it. Okay? Oh my goodness, this is fresh juice pala. Fresh squeeze. You want some? Mm. Kailan mo ito kasi may sipon ka. Mm. Finish it for me. Okay? So ngayon, mga palangga, kaya dinidilid na July, August, September, October, November. Ganon din yung kay ano, kay DA Secretary. I know, don't worry, we can be late like 10 minutes, 20 minutes, that's fine. So, lahat totoo. So, sino ngayon ang fake news? Tapos, itong presidential communications, ayaw sabihin sa inyo. Tapos, the nerve, the F-U-C-K, na mag, ano sila, na nagkakaroon sila ng programa, fight against fake news. Eh, sila ang nuknukan ng fake news, binababoy nila Pilipino. Oh, kumusta ka naman ngayon, Paul? Kumusta ka naman, Tony? Edi sa Paul. Sa Paul kayo sa mga puting ahas. So again, teka, basahin ko muna to. Okay? Ano sabi dito? Kasi sentan to sa akin habang nasa nasa Uber kami. Okay, asan na yun? Okay, nung mga palangga ko. Alam mo, ang dami kong puting ahas, mga palangga. Hello. Kala nyo, ha? Oh. Ah, ito. Dali. Ano sabi dito? Okay. Don't say anything. May ginagawa ako eh. Okay. Ano sabi dito? Ng ABS-CBN. Basahin ko lang palangga. Ang sabi niya, filmmaker Paul Soriano is no longer an advisor to President Marcos Kuting, sabi niya. A senator said on Thursday. Asked by Senator Aquino Coco Pimentel III if Soriano was still a palace advisor during the deliberation for the Office of the President's $10.6 billion budget, see, for 2024. So, Senator Sani Angara answered in the negative. Angara was defending the Office of the President's budget proposal in the Senate. Soriano was named presidential advisor in the Creative Communication in October last year. He went on leave due to personal matters. The palace said in July. Naalala nyo, nag-leave daw kasi yung buntis niyang asawang super powerful. O, tapos tumahimik sila. Itinago nila sa taong bayan. Pero ligwak yan palang grounds na yan. Ha? Buhati ng taong bayan si Kuting. Di ba? Oh, sabi ni Bebot Kulangot ba si Lisa ta? Okay. As presidential advisor for creative communications, Soriano was tasked to assist government departments and agencies on matters that will enhance the information dissemination programs and initiatives. Yeah, supposedly yun ang trabaho niya, kung paano magpasabi ng katotohanan dapat sa pamamagitan ng presidential communications. Ay, pare-pareho sila. Di ba sinabi ko si Emerald Bukangkang at saka sila Cheloy at saka sila si Paul Soriano, magkakaaway sila sa loob. Kasi si Paul Soriano, pamangkin ni Lisa Ahas, smug. Tapos yung iba kay Kuting. So, yung mga tao ni Ahas at mga tao ni Kuting, nagbabanggaan. Kaya nga walang unity team. Mga jejimon silang lahat. Nag-aaway sila para kung sino ang makakamkam ng pera. Kung sino makadekwat ng kaba ng bayan. Tsaka yung fight against fake news na yan. Ito apat na buwan, four months, mga palangga. 4 months kayong binaboy in terms of this issue. Okay, next issue. Here. Sabi mo saan kung malakas na yung boses ko, baka mapalayas tayo dito. Alright, this issue is, okay. Tapos ngayon, nag-iisip na naman si Ahas, may statement na ba yung Malacanang? Wala. Mag-iisip na naman sila kung paano nila pagagandahin. On contrary, dito sa Nabukelya, dun sa deliberation, budget deliberation. Imagine mo, 10 point something billion na naman na nakawin mga inayupak na to. Okay, ito. Ah, kailan to? 3 days ago.
Oh, si Lolit Solis, may nag-send sa akin. Connection, konektado kay Paul. Sabi ni Lolit Solis, tuwa naman ako sa mag-asawang Paul Soriano at Tony Gonzaga. Salve, kitang-kita mo ang chemistry at respeto nila sa isa't isa't kaya sino swerte silang dalawa. Ever since talaga fan ako ng mag-asawa dahil very polite sila at approachable. Tsaka friendly sila sa lahat. Maganda ang trabaho ni Direk Paul Soriano. Plus good actress si, ayan, si Lolit. Ano, Lolit? Inutusan ka ba ni, ano, ni Ahas Araneta? Ni Liza Ahas? But anyway, alam ko si Lolit Solis is for Aimee. Friend ni Aimee yan. But anyway, you know, whatever. Sabi niya, cute family sila kasama dalawa nilang anak, bongga. Nga, dahil parang magiging busy sila pareho sa kanilang mga career. At least mahusay sila sa time management. So, pinapabango ni Lolit Solis. This is 3 days ago, bago in-announce na wala na si Paul Soriano. Ayan, Lolit. Ayan, kahit anong pabango, eh, wala na talaga. Okay? Paul Soriano, no longer it's, ayan, ito. Ang dami kasi mga puteng ahas ko kahit nagbabakasyon ako. Oh, ito, 5 days ago, sabi ni Lolit, dala ni Gorgie ang gift ni Direk Paul Soriano, salve. Talagang noon pa ang bait-bait ni Direk Paul, kaya malapit siya sa showbiz writers. At dahil magandang ugali ni Direk Paul Soriano, iginagalang siya ng lahat sa showbiz, lalo na pag napanood nila yung obra niyang, anyway, nagpo-promote siya. Bait-bait daw ni Paul. O nga, bait. Pati mga kababaihan gusto niyang tsuk-tsukin kahit buntis yung asawa niya. Diba? Kung ganun ang definition ng bait sa kay Manay Lolit, eh wala tayong magagawa dyan. Ngayon, ano ang ibig sabihin niyan mga palangga? Ano ang nag-ujok kay Lolit Solis para i-push yung ganyang mga article o mga panulat na mabuting tao si Paul? Eh alam ni Kuting at alam din ni Tony Gonzaga na yung kaniyang boylet ay gustong maki-tsuk-tsak sa mga batang sariwa. Parang si ano lang, si Puso. Gusto makatsuk-tsak ng Francois. Sari na, bilasa. Galoka. Ngayon, magkano ang bayad sa mga ito para i-PR si Paul Soriano? May statement na bang Malacanang? Musimen. Wala. Kailan maglalabas ng statement ng kabaliktaran? Sabi na naman ni Liz ng Presidential Communications, ano, personal, ano, leave due to whatever, chuchu, due to health issue. Ganun naman mga kaletsya nila eh. Wow. It's so hot. Grabe yung chocolate dito. Sobrang ang lapot to. Tingnan nyo palang gaong. No, it's okay. Hintay may iwan ng aeroplano. Mamadali. Ang mga bata itong mga to, maiiwan doon kami ng aeroplano. Sasabi tayo. Sa movie lang yun. Hi, hello. Hi, Miss Nancy Ignacio. How are you doing? So again, mga kababayan. Ito na yung bunga ng mga puting ahas. So halos lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, nagiging balita. So bago pa inilabas ng mga news media, dumaan muna sa mga kamay ni Boljaquera. Right? What else? Naligwak na siya kasi wala siyang ginawa kundi pagkakitaan ang bayan. Pareho lang sila actually. Dapat ligwakin na rin ni Aimee si kapatid niya. Actually, pareho lang sila palang. Uy, oh my God, nagdaldal lang ako. Order ko to eh. Mga palang. Sabi ko, magdadrama-drama pa ako. Inubos muna. Magre-reel pa sana ako, mag-tirin! Nasalagyan ko ng music, tapos kakagating ko, kakainis talaga to. Ay, naku. Sira talaga yung mga eksena ko. Anyway, mga palangga, da-drama pa sana ako, di ba? Lalagyan mo ng Francois, na ano, French na music, sa gadalog-dalog ka, didila-dila ka. But anyway, forget about it. Okay. So, Melody T., Castro Pascual, kulang sa bayad, Manny Dizon. So, yun, gusto ko lang sabihin sa mga palangga na ang mga expose ni Maharlika, hindi tayo bibitawan dito kung ito ay fake news. Ngayon, nakikita ninyo na, you know, the more na nagkakatotoo yung mga sinasabi ninyo, ay, sinasabi ko dito, the more na
nagiging credible tayo. The more na nag-fake news, ay, so the more na nag-fake news ang Malacanang, the more na lumulubog sila sa Kumunoy. Diba? Mga palangga, lulubog talaga yung mga yan. At hindi na natin patatagalin si Koting sa pwesto niya. Okay? Hindi tayo magpaplano ng kung ano-ano mga sinasabi pinagbibintang sa atin. Ang mga tao mismo, ang kusa na bubuhat kay Koting sa araw ng Speak Up Day. Yeah, that's a sobrang kasinungalingan. Sabi ni Sator Angara, once upon a time special envoy to China. Ano pa ba? Yun ang nabasa ko. Ano pa ba ang pinag-usapan? Hindi ko pa na napanood yung news. Yeah, you can take that. Yeah. And also, can I get one more of this? One. Yeah, thank you. Because my... It's the last one. Ah, last one or more? Yes. It's okay. Thank you. Okay. So, okay. Walang siguro ang bayad. Okay. Sabi ni RB, sabi ni Vanessa, sigadon, no? Ngatay mo sigadon. Sigadon, palamuti lang yan. Okay? Palamuti. Tiyo mo. Kaloka, di ba? Political ano accommodation lang ginawa kay Gadon kasi nga sigaw ng sigaw si Gadon na disbar pa. Di ba? Kawawa naman. Ay, ang social naman. Oh, may mga eklabush na ganyan, oh. Sarap naman dito para ano drama-drama tsaka mga paintings. It's so pretty. When is the Speak Up Day? Hey, sabi ni Selshan, darating tayo dyan sa Speak Up Day na yan. Alright? Madami na sakit yan, undergo dialysis na yan. Papanaw na yan, sabi ni Duke. Sino? Sinong papanaw? Tinanong nga kung may... Nahuli ba ako sa balita? Meron ba akong hindi alam? Gadon, nagpakagat sa ahas. Sabi ni Al Naji Gadon, okay to ha, Gadon, nagpakagat sa ahas. Pinasahod ng 300,000. True. Alam mo, kung ako, hindi ko sisirain ang credibility ko sa 300,000. You can make that as a lawyer or whatever kung anong gagawin mo. 300,000, not worth it. Malapit ng Speak Up Day, sabi ni Laurel. Okay, si Alexa. Okay, akalan... Sabi ni Niar Celas. Yeah. Rebecca and Bangas. Okay. So, yep. Nagkatotoo na naman ang ating mga ano sa inyo, mga expose. Nanakawin ko din ang Kaba ng Bayan. Pag politician ako, sabi ni Studio. Ay, nako Studio. Huwag mo na nakawin. Dapat pagandahin mo ang bayan. Alright? Sir Glenn Chong, usap sila ni Jojo de Guzman sa live kanina. Ah, really? I don't know. Hindi pa ako nakapanood, mga palangga. So, hindi pa ako nakapanood. Then, yeah, I think that's about it for now. Kasi mamaya ituloy natin pag naduduna ako. Magsasakay kami na, mag-check-in na kasi kami. 10:30 actually ang check-in at now it's 38 and I have to finish my breakfast. Okay, I'll talk to you later.